Yeah, so may karapatan na ang kapulisan na halughugin, kumbaga, hindi bagay ang hanapin pero puntahan na ang bawat sulok ng compound para i-enforce ang search warrant na yon. Tama po. Kung meron hong impormasyon ang kapulisan na nandoon ang isang taong kanilang hinahanap na subject of the warrant of arrest, pwede ho nilang pasukin yung isang lugar at upang hulihin, lakpin itong taong to. Okay. Ang nangyayari ngayon, sinasabi ng kapulisan ay hindi sila makapasok sa buong compound kasi nga hinaharang sila ng supporters. Paano po yun? So this standoff, anong dapat gawin ng kapulisan? Sa rules of court po natin na umiiral, mayroon hong karapatan ng mga kapulisan to break in sa isang establishmento kung pinaghinalaan nilang nandoon ang taong kanilang aarestuhin. So kung ang mga kapulisan ngayon ay mayroong pinagbabasihan na impormasyon or pinanghahawakan na kung anuman na nandoon ang isang taong kanilang huhulihin, pwede ho silang mag-break even kapag they were refused entry. Okay. So pwede sila mag-break in. Nasa ilalim ng batas yun. So sinasabi nyo, may arrest warrant ang mga pulis, pwede silang mag-break in sa compound para halughanapin si Kibuloy sa loob ng compound. Tama? Tama po. Tama. Nasa batas yun. Paano ngayon ang sitwasyon na may mga supporters doon at nag-barricade at pinipigil ang mga pulis na pumasok? Well, maari hong hindi ho kasi pwedeng pigilan yung pagtupad ng kapulisan sa kanilang tungkulin. Kung lehitimo yung tungkulin na tinutupad ng ating kapulisan, maari kang pag pinigilan mo yon, maaring may posibilidad na lumalabag ka sa batas. Oo. So, unang-una, ang police parang meron na silang, hindi naman inaresto, but kinuhang 18 supporters ata, obstruction of justice ang issue. May karapatan ba ang police na gawin yon? Kung ang police ay merong pasihan sa kanyang kinikilos, pwede niya hong gawin yon dahil judgment call po ng police yan. Kung sa tingin niya ay lumalabag ng batas na ang isang tao, pwede niyong arestuhin yan. Nasa batas naman din po yan, nasa sa ating saligang batas, yung pong warrantless arrest allowed naman po yan kung mayroong paglabag in flagrante delicto ang isang tao. Okay, kasi ang issue ngayon dito ay parang patagalan ito eh. Ang sinasabi na ng kampo ni Kibuloy ay ilang araw na dapat umalis na ang mga pulis sa compound. Dapat ba umalis na ang mga pulis sa compound or may karapatan ba silang manatili doon hanggang hindi nila nakakalughog yung buong compound para i-enforce ang arrest warrant? Yan ang tanong ngayon. Pinipilit ni Attorney Topacio na dapat umalis na ang mga pulis. They are overstaying. They are trespassing. This is a private property. What does the law say? Hindi ho wala akong karapatan ng sino man na manatili sa isang property ng iba. Ngayon po, ito hong pagsilbi ng warrant of arrest sa kay Pastor Kibuloy, pag nagawa na ng kapulisan ng kanilang tungkulin at wala naman sila na aresto, kailangan na ho nila lisanin yung property. Dahil kung hindi ho, nilalabag na ho na rin, maaring may paglabag na rin sa karapatan naman ng isang individual na nagmamayari ng ari-arian. Okay. So, ang mangyayari ngayon, ang tanong, dapat na bang umalis ang mga pulis? Are they breaking the law by staying there? Hindi pa ho ako ready sabihin kung if they are breaking the law.
Kaya lang, ang sinasabi ko, naaayon ho sa ating batas, kung hindi mo nakuha yung tao na pakay mo during the execution of the warrant of arrest, lisanin mo na yung ari-arian. Oo, tama kayo doon. Pero paano kung sabihin ng mga pulis, paano kami lilisan, hindi nga kami nabigyan ng karapatan na i-enforce ito sa buong compound at hanapin siya, may impormasyon kami na nandun siya. Iyon po ang ano, yun po ang pinagbabasihan naman ng kapulisan sa kanilang kinikilos ngayon. Oo. Alam ho natin na ganun ho yung kanilang dahilan kaya sila nananatili doon at alam din naman natin na malaki ho yung compound eh. And it will take time to search the entire property. Okay, kapag hininto ng mga tao ang mga police to enforce a warrant, the arrest warrant, is that obstruction of justice? Kasi sa Pilipinas, hindi na bago ito, nabanggit ko nga eh, na kapag ang tao ay makapangyarihan o influential, ang mga supporters ang nagsisilbing human barricade sa politikong yun o sa taong yun. We've seen it already in the past. Opo, maaari po na pinipigilan mo na mai gumulong yung ating batas, ating hustis, maaari arestuhin ng kapulisan. Okay. Based on the law. All right, my last question. Is sending 2,000 police officers an excess in serving this arrest warrant? Well, it depends on the situation. Kung titingnan niyo yung number, kung aaresto ka ng isang tao at wala namang armas at maliit na compound lamang, maaaring excessive po yun. Ngayon, kung may mo na mas maraming puwersa depende sa impormasyon standard. Ngayon, by sheer numbers po, hindi ho siya, no? Hindi ho siya natin masasabi na excessive siya yung pag-execute ng warrant. It would really depend on the situation. As long as the police officers are doing their functions in accordance with law, in accordance with the police operational procedures, and based on the human rights-based policing, wala ho kung ano doon. Wala ho tayong pag-uusapan pang iba doon. All right. So my last question at this point is there's a standoff right now. What is the best solution?